tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo. Dahil samot-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, eh sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, kasama po natin Lita De Los Santos at Rene Etable, sa ating pong mga transmitter engineers, at sa ngalan po ng ating kasamang Tess Ramirez dito sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Josette Olivera. Ako po si Marella Castro. Miss Josette, bakit yes, nandito na naman tayo ngayong umaga? Sa mga nagtatanong, nagtataka, nabibigla kung bakit missing in action ang ating regular hosts, may mahiwagang kasagutan po tayo dyan. Ang butihing director na si Director Thelma Dumpit Murillo ng Public Relations Office ng DTI ay kasalukuyang nasa team building, at si Miss Tess ay bumubongga sa India. Yes, kamusta yes naman ang India, Miss Tess, yung pasulubong ko? Huwag yeah kakalimutan. At dahil wala sila, pa-party muna tayo, di ba? Oo, at mga kaibigan, yung tema po ngayong araw na ito ay ang Go for Goma version 3.0. Yes. Ayan. Pero wala tong kinalaman kay Richard Gomez. Wale, wale. Pang ano lang yan, pampakyut lang. Ang atin pong guest ngayong araw na ito, si Anthony Bravo. Siya yung Provincial Director ng Department of Trade and Industry sa North Cotabato. Ayan. Magandang magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, good morning, Sir Anthony. Good morning. Magandang umaga sa inyo, Ms. Jusok and Ms. Marella Castro. Balita po namin, nagkaroon po ng forced evacuation kung nasaan si ARD City Aminahain ngayon. Kamusta na po kaya sila doon? Opo, yun daw po ang sinasabi na medyo mahirap siya makontak ngayon dahil meron silang forced evacuation. And ayun, nandito naman ako para siguro sumagot doon sa mga kailangang malaman natin sa industriya ng Goma. Opo, thank you so much for taking time with us this morning. We all hope for the safety of ARD City and those who are with her. Opo. Pero sa inyo naman sa North Cotabato, wala naman pong conflict? Sa North Cotabato, medyo okay naman po ang ating sitwasyon doon. Siyempre, yung balita na medyo maglo, hindi naman siguro totoo yun. Nasa generally peaceful po yung aming lugar sa North Cotabato. Isolated naman yung mga ganong incidents. Mukhang marami na pong pagbabago matapos ang Prime 2012. Ano na ang bagong branding ng Robert T. W. G. at ilan na ang na-formalized na cluster teams? Ano po ba yung criteria para sa organized cluster? Opo, yung sa ating branding ngayon, yung tinatawag nating technical working group, tinawag na po natin siyang Phil Rado, nagkasundo na po yung technical working group na tatawagin yung pangalan na Phil Rado po. Kasi ang haba naman, di ba? Kung Philippine Rubber Technical Working Group, something, something. So, Phil Rubber na lang para maalala nating lahat na sila yon. Opo, yun ang brand po natin ngayon. Maganda naman pakinggan, di ba? Philippine Rubber. Pag sinabing Philippine Rubber, kasama na dito yung natural, tsaka merong synthetic or natural rubber lang.
ang pinag-usapan po ng rubber industry natin is yung more natural rubber lang po. So, focus po tayo dun sa natural rubber industry. Okay. So, marami na pong nangyari after nung Prime 2012. Balik po tayo dun sa katanungan ni Ms. Josette kanina tungkol sa cluster teams. Opo, yung mga cluster team natin, regional, sa Mindanao po, lahat ng mga rubber producing area. Hindi lamang sa Mindanao, kundi pati sa Luzon. Eh, meron pong nabuo na regional industry cluster team. Ito po ay composed ng line agencies na may mga pagtulong sa ating rubber industry. So, hindi lang po DTI ito. Kaya, industry cluster team, lahat po ng involved stakeholder, line agencies na involved sa pagpapalago ng industriya ng rubber ay kasama po. Uh-huh. May criteria po ba sa pagbubuo ng mga teams na ito? Like, kailangan ba nilang maisabatas na isa silang grupo? Ang kailangan lang namin gawin para dun sa ma-formalize talaga yung cluster team is dapat approve siya ng Regional Development Council. Mayroon dapat resolution na sinasabi ang Regional Development Council na dapat may buong rubber industry cluster team. But maliban po kung sa RDC approval, pwedeng mag-operate ang industry cluster team kahit na hindi mo na-formalize yung resolution na yun sa RDC. At dahil po dito sa budget constraints nyo, babawasan din po ba yung mga project ng cluster ngayong taon? At bakit downstream o processing plus marketing na lang ang magiging focus ng DTI sa rubber? Paano kung may investment pero related sa production? Dahil na value chain po yung approach natin, ay hindi sinasabing kung nabawasan na halimbawa ang budget ng DTI sa mga cluster initiatives, ay hindi po maapektuhan ang ating industry cluster plan. Kasi po yung ating industry cluster plan ay binubuo ng hindi lang plano ng DTI, but kasama po yung plano na ating mga kasamahan sa ibang departamento at ang plano na ating private sector stakeholders. So, ang tanong po na kung ang focus on DTI ay processing and manufacturing, totoo po yun. Kasi kung titingnan po natin ang value chain, kanya-kanya pong jurisdiction o assistance sa focus. Halimbawa po sa production, sa value chain, nakitang-kita ko natin na ang EGC, ang engine na dapat tumulong sa paglago sa production area is Department of Agriculture. At pagdating po sa processing, dapat papasok na po yung DTI doon. But across the value chain, hindi po natin mag-delineate exactly na kung production ka, BE ka lang, kung processing ka, DTI ka lang, hindi po ganun. Ang cluster team po ay gumagawa na team po siya. Hindi ibig sabihin hindi yung production, hindi na makikialaman ang DTI. Makikialaman po rin po ang DTI para matalaga natin production. Ganun din po sa processing, hindi lang, processing and marketing, hindi lang po DTI ang may pakialaman. Dapat po lahat ng agency rin, like ang Department of Science and Technology, nasa laboratory sila. So, ganun po yung teamwork ng ating industry cluster team. I see. Okay. Pero sir, na-resolve na po ba yung issue tungkol dun sa paggamit ng, di ba, mayroong magkaibang quality standard tayo ngayon, kaya medyo may bottleneck sa industry yung paggamit ng SPR or PTR. Mm-hmm. SPR meaning, para sa mga nakikinig, standard Philippine rubber versus PTR meaning Philippine tested rubber. May alternative testing center ba tayo para sa mga gustong gumamit ng SPR? Opo, sa ngayon po, in-work out ng team na yung PTR na pangalan ng certification ng Philippine Rubber Testing Center ng University of Southern Mindanao ay i-rename natin na Philippine Standard Rubber, kasi parang yun po yung kailangang pangalan. Dahil na hindi lang Pilipinas ito, ang rubber industry is worldwide. Mm-hmm. So baka mayroon pong harmonize po yung mga pangalan. Minowork up natin na papalitan na siya sa Philippine Standard Rubber. PTR po sa tingin namin sa ngayong panahon, pwede na po natin siyang maayos. Kasi po ang DTI, gusto kong ipag-alam na ang DTI po ay may shared service facility
na ibibigay sa ating University of Southern Mindanao Philippine Testing Lab Center. Mga nagkakahalaga ako ng mga 2.5 million inong laboratory equipment sa ating shared service facility. So, nasa ganun, inong standards nila ay pwede natin sabihin na pwede nilang gawing Philippine Standard Cover. Kung titingnan mo natin, walang conflict doon sa pangalan, it's just in the name. Ang conflict ko yung process ng paano sila magiging accredited na standard body. Ang inuutag po natin ngayon ay para sila ma-accredit ng ating Philippine Accreditation Office para recognize po sila worldwide. Lahat ng meron tayong mutual para sinasabing agreement with the other countries, mutual recognition agreement with other countries, at sinabi natin Philippine Accreditation Office, recognize po yan. Sa ngayon, ang Philippine Labor Testing Center hindi po accredited, kaya isa po yun sa in-workout ng ating Department of Trade and Industry. Pero dun sa PTR versus SPR, kumbaga pangalan lang ba yung nagkatalo or pati yung values, metrics, magkaiba din? Pinitinan namin yung mga metrics nila, ang pangalan lang po ang magkaiba. Yung metrics na ginagamit nila sa process ng certification ng standard, ganun po yung ginagamit din sa process na dapat standard siya, na Philippine standard siya, Philippine National Standard. Ano po naman yung plano para sa natural rubber price management system? Saan po ipopost ang prices? Saan ibabase ang presyo at i-update ba ito araw-araw? Yung sa presyo po naman ng rubber, hindi talaga pinag-usapan kung ano yung gagawin sistema. But dahil po itong Philippine rubber, itong industry po ng goma ay worldwide, ang usually ang price reference natin is yung price reference na Singapore Commodity Exchange o yung sa Tokyo Commodity Exchange. But ang binabasihan po natin presyo is yung pinupost ng Association of Natural Rubber Producing Countries or yung ANRPC. At may ginawa po tayo pag-aaral kasi gusto nila magkaroon ng policy about say price control, at pwede mangyayari yan kasi ang presyo po ng rubber is dictated by the world supply and demand. Mm-hmm. And kahit na ano pong commodity, kung tumataas ang presyo ng rubber, mayroon pong pagtaas at pagbaba ng presyo ng rubber, yun po ay normal na paggalaw ng presyo. Dahil ito yung industrial commodity, may pagtaas at may pagbaba. So ang kailangan natin gawin is ipagbigay alam sa mga rubber stakeholders na ano yung presyo, sa anila makikita yung price reference. Ang na-recommend po natin na price reference, pwede lang pumunta sa website ng ANRPC or Association of Natural Rubber Producing Countries at nakikita nila doon. May ginawa po kami pag-aaral for the last 5 years, presyo ng goma katlam sa field compared to presyo ng bilyan sa crumb rubber ng ANRPC. Kumpo, nag-release ng 28 to 42% yung presyo ng kaplam. May mga panahon po na ang presyo ng kaplam is 42% ng presyo ng crumb rubber. And may pagkakataon po na 28%. Ito highest and lowest ng presyo ng kaplam baling compared to dictated by the competition and the world supply and demand po. Okay. Meron pong importanteng batas na sa pagkakaroon ng Philippine Rubber Research Institute, di po ba, yung RA-189. Pero ang balita namin, merong flaw dito sa batas na ito. Gusto pa rin ba natin siyang i-adopt kahit meron siyang flaw? Tsaka ano ba particularly yung mali sa batas na ito? Sa ngayon po, aprobado yan, Republic Act 189. Ako rin po sa ating kasama sa Department of Agriculture sa Bureau of Plant Industry, yung IRR ko, yung Implementing Rules and Regulation ay nagawa na po nila. Ang pagkakalan ko po ay kaya aprobado na. So ang kailangan lang natin tingnan is paano implement yung batas na yan.
Wala po naman tayo. May mga konting conflicts na nakikita, pero pwede po yung maayos doon sa implementing rules and regulation. And ang alam ko, yung nakita na po yun ang gumawa ng IIR. So, wala po ako nakikita ang problema pag i-implement natin yung batas na yan. Magkaiba po ba ito dun sa draft House Bill ni Congressman Sharon Garin, yung Philippine Rubber Development Act? Or pareho lang sila basically na gusto mangyari? Hindi ko pa ako nakikita yung nababasa yung Philippine Rubber Development Act. Pero ang pagkakalam ko po, ito ay mas comprehensive na batas kasi po kung titingnan natin yung sa yung na-approve na na batas na, na may implementing rules and regulation, ito po ay nakafocus doon sa research and development sa rubber industry. Ang alam ko po sa hindi ko nga nabas batang alam ko, ito po ay mas malawak ang concern. So hindi lang research and development, but pati lahat po ng aspeto ng value chain ng ating rubber industry. Okay. At kailangan po nating ma-institutionalize ang quality measures kung gusto po nating makamit yung pagsang-ayon ng Yokohama tires. Meron pang mga paggagayahan ba tayo ng best practices, lalo na po sa mga small producers, processor level? Opo, pag naayos na po natin yung accreditation ng ating Philippine Rubber Testing Center, accredited na po sila. So, inaasahan natin na yung kanilang certificate na nagsasabi yung rubber mo is ganito ang standard, dapat ko yung honor yan ng ating mga buyers, especially ng Yokohama. Dahil po ito ay recognized, pag sinabi ng ating accredited laboratory na ito yung standard, pumasa po yan sa proseso na pag sinasabing ganun, is credible po yung standard certificate nila. Dun po sa nakaraang Philippine Rubber Technical Working Group Planning Workshop last May, ano po yung major output? Yung major output po dun sa ating workshop is nakagawa ang Technical Working Group and stakeholders. Kasi po yung workshop na yun, hindi lang Technical Working Group ang nag-attend, kundi kasama po yung mga stakeholders, private sector players. And ang maganda po doon is nakagawa tayo ng action plan for the rubber industry development. Ready na tayo to fight for the rubber industry, di ba? Opo, totoo po yun. Titingnan natin, yung action plan na yun ay yun po ang gapihan. Actually, nung technical working group, nung members ng mga agencies, yun po yung dapat gagawin natin at kanya-kanya po yung responsibility. Nagkaroon po ba ng conflict dahil syempre galing tayo sa iba't ibang ahensya, tapos iba-iba rin yung vision ng mga private sector? May conflict po ba sa mandato ng kanya-kanyang participants or paano na-achieve yung tunay na convergence dito sa workshop na to? Sa ngayon po walang conflict, kaya nga may convergence. Maganda po yung result ng ating technical working group kasi nga iba-ibang ahensya ng gobyerno nagkakasama, nagkakausap sa paano patungo sa kaunlaran ng ating GOMA. At ang maganda po nito ay hindi na nagduduplicate yung ating mga trabaho. Hindi kagaya noon na hindi nag-usap ang mga ahensya ng gobyerno. Nagduduplicate minsan yung ating mga trabaho. Napaka time consuming din kasi, tsaka sayang sa budget kung pareho lang naman ang gawain nila. Kaya napakaganda ng nangyaring convergence dyan. So para po sa mga ibang industry clusters, bukod pa sa rubber, may tips ba kayo sa mga industry cluster coordinators para sa isang magandang convergence na ma-replicate nila? Opo. Ang kailangan lang po talagang gawin is mag-usap-usap yung mga line agencies, yung mga member ng technical working group ng mga ibang clusters, at pag-usapan isang plano po para sa industriya. Hindi po yung kanya-kanyang plano. Nasa gayon, yung convergence po natin ay maging effective. Alright. Okay. Thank you so much. So maraming salamat po, Provincial Director Anthony Bravo. Maraming salamat rin po. Okay mga kaibigan, yan po si Provincial Director Anthony Bravo ng DTI North Cotabato.
Enrollment na naman. Buti, may SSS Educational Assistance Loan Program. Maaaring mag-loan ng hanggang 20,000 pesos per semester for degree courses at 10,000 pesos per semester for vocational at technical courses. At di lang yun, babayaran lamang ito isang taon pagkatapos ng kurso. Para sa karagdagang detalye, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o bumisita sa sss.gov.ph. Enroll na! It's back! Casino Filipinos 100 million peso cash or car raffle promo 3. Play games or buy tickets to watch our daily shows to earn your silver tickets for the weekly draws and gold tickets for the national draws. Win as much as 3 million pesos in the final raffle or drive home your dream car. For details, visit CasinoFilipino.ph. Look up Casino Filipino on Facebook and Twitter or call our hotlines 851-7690 or 852-7736. Promo period is from January 1 to December 17, 2013. Alamin ang mga local, national, at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas ang bagong radyo ng bayan. Para-paraan lang. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan, dito pa rin sa ating programa ang Tipo Kong Negosyo, kung saan ang tema Go for Goma version 3.0. Ayan. At sa pagkakataong ito po ay makakaugnay naman natin si Rodora Midalia. Siya po yung presidente ng Philippine Rubber Industries Association. General Manager din po siya ng Rodeco Rubber Processing Services. Magandang umaga po sa inyo, Miss Rodora. Good morning. Magandang umaga po, Miss Josette and Miss Mariela. Yes, welcome to the program. At lahat ng mga tagapakinig ng Tipo Kong Negosyo. Kasama po ba kayo noong planning workshop last May? Kasama ang iba't ibang stakeholders ng rubber industry? Opo, ma'am. Nag-attend ho kami doon sa May, last May sa Davao. Mm-hmm. Yung mga ibang representatives ng PRIA or Philippine Rubber Industry Association. Mm-hmm. Ilan po ba ngayon ang member companies ng PRIA? Ang PRIA po sa ngayon ay may 52 members. Mga 50% doon ay manufacturers, tapos 30% ay mga synthetic rubber and chemical suppliers, and 20% doon ng natural rubber plantation farmers and processors. Ang products po ba ng Rodeco Rubber ay ano exactly yung inyong specialization? Ang specialization po namin is yung molded rubber products. Gumagawa kami ng mga rubber products para sa construction, industrial, automotive, katulad ng motorcycle parts, at saka sa appliances, and also custom mixed rubber. Okay. So, ano pong porsyento ng harvest ang napupunta sa kita ng rubber tappers? At posible bang mamatay ang rubber tree sa sobrang dami ng sugat o dagtang nakukuha dito? Usually ho, ang rubber tappers, they get around mga 30 to 50% mula din sa income ng harvest. Depende yun sa agreement ng plantation owners at saka mga tappers. Ang usually naman, hindi naman pag sobrang tapping kasi ng rubber tree, usually nangyayari yan pag ang maltaas ang market price ng kaplam sa international market. Mm-hmm. Parang nagkakaroon ng exploitation. Mm-hmm. Pero it doesn't necessarily mean na mamatay sila. Mm-hmm. Na ang kanilang productivity life is na shorten na lang. Na ganun. Gaano kalaki yung pagbawas dun sa productivity life? I think usually kasi ang expectancy life ng isang rubber tree mga 20 years umiikli siya by I think mga 3 years or 4. Nagiging 15 years na lang sila. Kasi dahil overtopping nga, nagkakaroon ng exploitation. So parang nga siyang dugo nung rubber tree. Parang in a way, parang ganun na nga. Nalo-low blood siya. Ganun. Pero buti natanong niyo yun, Ms. Josette, kasi dahil yung nangyaring event last May, meron silang field visit tsaka sa plantations at factories. Ms. Rodora, ano po ba yung naging personal experience niyo doon? Meron ba kayo yung parang masasuggest for improvement dun sa naging field visit? Yes, oo. Bali,
karoon kami ng plantation visit sa isang budwood nursery garden at saka isang processing plant ng ano ng mga crumb rubber. Doon sa plantation ng nursery, nakita namin doon is yung importance ng ano, yung totoong seedling ng yung mga rubber seedling na sinasabi nilang true to type. Mm-hmm. Hindi yung talagang peke na ano na rubber tree. Kasi mas nito mas magiging magandang yield nito at saka ang shelf life niya mas mahaba. Ano po yung peking rubber tree? Ayun ang tinatawag nila na wildlings. Mm, oo, ayun. Yung wildlings kasi pag nagtatanim ka, meron kasi mga farmers na hindi alam talaga kung anong true to type, itsura ng true to type na anak clone ng ano ng rubber tree. So minsan napepeke sila na alam nila na magiging maganda ang yield nito in the long run. Eh, tapos ma-realize nila, hindi naman pala. Kasi bago mo kasi ma-harvest ang isang rubber tree, ano, it will, patutubuin mo muna siya hanggang mga 3 to 4 years bago mo siya matap. Oh. Pero so, ano pa sa mga nais mag-invest ng mga nakikinig sa atin? So, ang kailangan nalang i-keep in mind, mas okay pag clones. When you say clone kasi, there are different types of clones. Ano. Dapat you should take into consideration din yung lugar mo, yung lupa, kung adaptable ba siya. Mm-hmm. Oo, at saka yung weather din, kasi ano rin yun eh, may epekto din kasi yun. Mm-hmm. So, kailangan true to type din siya. Oo. Totoo po bang may namumuong kartel para sa cup lamp, kaya bumababa ang bentahan nito? At 36 pesos per kilo last July sa North Cotabato. At ano po yung maaring dahilan ng pagbaba ng presyo ng naturang rubber? Sa totoo lang, ma'am, ano, yung cartel, hindi po totoo yan. Kasi, ang reason kasi ng lower ng price is yung sa ngayon is medyo mababa ang demand. Kasi usually, ang natural rubber kasi, ang nagko-command ng price dyan, yung sa automotive industry, particularly yung mga tires. Mm-hmm. So, likely, katulad nitong nakaraang taon na nagkaroon ng European crisis, yung tires requirement ay bumaba, so yung demand niya bumaba rin. And another thing is yung quality ng kaplam. Mm-hmm. Hindi siya gaanong maganda, so it follows na pag hindi maganda ang quality mo, mababa ang price na kinokomand sa iyo. Mm-hmm. And another thing is yung competition natin with other nations, katulad ngayon natural rubber ang mataas ng ano niyan, ang kanyang yung mga nagpo-produce na ay Thailand and Indonesia. So, since high yielding ang kanilang mga ano, mga rubber trees, pati yung kanilang mga processing plants efficient. So, nagko-command sila ng lower cost. Kaya competition din, kaya ganun kababa din ang kuha ngayon nung last July. Pero ang Priya po primarily ay binubuo ng manufacturers or kumbaga sa downstream ng rubber industry. Tama po ba? Totoo yun. Mostly manufacturers kami, which is 50% of our association. Mm-mm. Well represented po ba kayo dun sa value chain or kailangan nyo pa ng sarili nyong parang extended, mas focused value chain for the downstream subsector? I think ano, we are presented din ano, pero we think we should further develop the ano value chain. Mm-hmm. Kasi ang focus kasi ng DA and DDI before is yung sa not more on natural rubber. Mm-hmm. Pero sa downstream meron din sila, pero hindi sila ganun ka ano, hindi pa ganun ka specific. So we work out namin yon with the BOI. Mm-hmm. Pero considering na parang wala pa kayong well-defined value chain niya, kumbaga, para dun sa kabuuan ng rubber industry sa kasalukuyan, commendable pa rin ng inyong participation dun sa ng mga pangyayari ng rubber cluster. Oo, kasi madalas kaming nagpa-participate dyan dahil kailangan din ng input namin from the end users, lalo na sa mga manufacturing. Kasi yung gagamit kami yung gumagamit usually eh. Oo, oo. Ano pong ibig sabihin ng development model na ginamit nyo sa roadmap? Compete, conform, and connect. When you say ano compete, ito yung aming ano roadmap. Ano? Compete, conform, and connect. And connect. When you say compete, dinidevelop nito yung mga needs ng manufacturing. For example,
kailangan na i-address namin na yung upgrading ng machineries, mm-hmm. tapos yung production ng ano, production efficiency, and yung mga processes namin, dapat meron siyang continual improvement. And when you say conform, we should follow the technical and the market standards for ano, rubber products. Mm-hmm. Kasi hindi lang locally tayo dapat nagkukumpit, also globally. And the connect part is nagkakaroon siya ng market links sa local and global arena, tapos may mga promotions din doon. Okay. Totoo bang hindi po aware gano mga PRIA members sa trade agreements ng na related sa rubber? Paano po yung inyong exporting kung ganun nga? Yung kasi dito sa members namin, not all are exporting ano. Mm. Meron ding mga sila. Meron ding aware, especially sa mga ano nag-e-export. Pero yung iba hindi pa nila nagagrasp yung ano, yung mga latest na trade agreements with ASEAN. Pero yun po yung mga where it matters, dun po sa mga exporters, sila po yung may ilan din po sa kanila na hindi pa rin aware, kumbaga. Oo, hindi pa yung talagang aware sila na ano, na yung nagagrasp, especially ditong 2015, I think, no? Magkakaroon na ng ano, ng talagang ASEAN integration. Oo, yes. So kailangan, ano, mas talagang tama nga yung focus ng DTI na downstream ang pagtuunan muna ng pansin, although part naman din ng DTI sa overall. Mm-hmm. Ano po yung recommendations niyo para sa pagbubuo ng plans and programs, lalo na meron kayong needs na hindi pa na-address, like yun ngang trade agreement awareness? Mm-hmm. One of our ano, recommendations in terms of competing, ano, we looked into ano yung 3 M's na tinitingnan namin, yung man, machine at saka yung material. Ay, okay yun. Kasi when you say man, dapat may human resource capability. Mm-hmm. Dapat natutuunan ng pansin din ng gobyerno na tulungan kami na increase ang productivity through workshops at saka trainings, tapos maging efficient yung mga manufacturing processes namin. Tapos ite-train din yung tao sa ano, sa rubber technology. Especially katulad nitong yung Balik Scientist Program. Uy, ano yan? When you say Balik Scientist Program, kasi merong mga ano tayo dito, mga rubber engineers, mga chemists, scientists na usually nag-abroad para magtrabaho sa ibang bansa, doon maghanap ng ano, parang greener pastures. Mm-hmm. So sila pwedeng invite ng government para magkaroon ng mga talks, mga seminars. Literal, babalik talaga sila. Oo, parang kahit a certain period of time lang naman kung talagang ano sila doon. For so, ano lang, wisdom ano. Yes, so yung mga yung mga retired consultants. Mm. So that's the man part ano. And the machine part naman, yung equipment finance program na tutulong sa katulad ng DPP para ma-upgrade yung mga machineries namin. And another thing is yung sa material. Mm-hmm. Kanina napag-usapan yun, narinig ko rin na yung regarding the ano, the price index of natural rubber. Mm-hmm. So also we suggested that magkakaroon ng transparency. Pwede siyang maging internet-based para kahit sino pwede siyang makakita, lalo website. Na sa ano, yung sa Philippine setting. Mm-hmm. Para nationwide na rin. Oo, para ano, lahat para alam. Napakagandang idea yung Balik Scientist Program. Para naman kahit sa mga retired na, di ba? Oo, makatulong pa rin sila sa mga kababayan natin, especially yung nasa rubber industry. A participant po kayo ng Prime last year, no? Naramdaman nyo bang may improvement sa rubber industry cluster after 1 year? Opo, ma'am. May naramdaman kami. Ganun. Good news. Lalo na kasi sa, ano, sa let's say dito sa may upstream and midstream. When you say upstream, ayan yung mga ano, plantation, mga farmers, and midstream, those are the processors, ano. Mm-hmm. Naging aware sila the advantages of having quality rubbers. Kasi may value added yun eh. Nagiging aware sila, nagiging yung ina-adapt na nila yung mga quality control nila sa kanilang mga produkto.
Kasi pag, let's say, when you say yung kaplams, ano, pag nakukuha mo yung kaplams, eh, hindi maganda quality, may halong bato or may halong ano. So, in the end, parang, it's a, ano eh, it's a changing action eh. Yung magiging product namin, lalo na sa mga manufacturing, magiging pangit din. So, hindi din maganda ang quality nun. So, regarding naman sa downstream, on our, ano, on our side, ano, sa, ano, manufacturing, merong R&D agenda na ginagawa ngayon. Actually, ayun ang inaasikaso namin ngayon with DOST and Pshirt para sa ano pag pag-upgrade ng ano ng mga rubber testing facility diyan sa ano sa IDDI sa Taguig. And another thing is yung international standards for rubber products. Ina-adapt 'yon to Philippine standards. So, pwede tayo makapag-compete globally. Thank you so much for your time, Mr. Dora. Yes, okay. Thank you. Mga kaibigan, inyo pong napakinggan si Ms. Rodora Medalla, ang presidente ng Philippine Rubber Industries Association and also the GM of Rodeco Rubber Processing Services. Enrollment na naman. Buti, may SSS Educational Assistance Loan Program. Maaaring mag-loan ng hanggang 20,000 pesos per semester for degree courses at 10,000 pesos per semester for vocational at technical courses. At di lang yun, babayaran lamang ito isang taon pagkatapos ng kurso. Para sa karagdagang detalye, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o bumisita sa sss.gov.ph. Enroll na! It's back! Casino Filipinos 100 million peso cash or car raffle promo 3. Play games or buy tickets to watch our daily shows to earn your silver tickets for the weekly draws and gold tickets for the national draws. Win as much as 3 million pesos in the final raffle or drive home your dream car. For details, visit CasinoFilipino.ph. Look up Casino Filipino on Facebook and Twitter or call our hotlines 851-7690 or 852-7736. Promo period is from January 1 to December 17, 2013. Alamin ang mga local, national, at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas ang bagong radyo ng bayan. Bet ko yan! Bakit naman parang blooming na blooming ka ngayon? May rose-colored lenses ang drama. Hindi, okay lang yan. Type ko lang. Normal ba? Normal na blooming. So, balik po tayo mga kaibigan. Dito pa rin sa Ang Tipo Kong Negosyo. At sa pagkakataong ito, nasa kabiling linya na po ng ating komunikasyon, si Linton Equation. Siya po yung may-ari ng Siklo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Ma'am Marilia. Good morning po. Nag-start tayo sa seedlings, tapos sa manufacturing. Si Mr. Lin doon po ng Siklo Pilipinas, Ms. Josette, ay nag-upcycle naman ng rubber tires. So, yung tapos na, na manufacture niya, nagamit na, gagamitin pa rin ulit. So, tanongin natin sa kanya kung ano yung kanyang sekreto sa pagiging upcycler ng scrap tires. Sir Lindon, ano po ba yung difference between upcycling and recycling? Opo, yung upcycling po, yun po yung ginagamit natin yung materials na hindi natin babaguhin yung component or yung element ng materials. Yung recycling kasi, halimbawa yung plastic, tutunawin, gagawing hanger, upuan, ganyan. So, ang process ng recycling, magkakaroon siya ng mas maraming carbon footprint. Yan po yung usok. Yung usok, yung carbon footprint. Oo, carbon na maitatapo natin sa hangin. So, yan po yung magiging pollution. Mas maraming yung usok pag recycling. Opo, opo kasi marami siyang process. Marami siyang consumption of energy, yung mga kuryente, makinarya. Ito naman pong upcycling, kasi hindi mo na babaguhin yung materyales. Ah, hindi mo na babaguhin. Mm-hmm. Hindi na. Halimbawa, guma. Yun ay mismo yung gagamitin mong materials, raw materials mo na yun. So, hindi na siya magkakaroon ng mas maraming carbon footprint kasi hindi mo na siya kailangan tunawin or
or i-grind or anything. Pero sir, so, kung hindi mo siya babaguhin, matibay pa rin ba siya? Ang guma po kasi walang, there is no rate of decomposition. Mm-mm. Hindi siya, wala siyang... hindi siya nabubulok? Yep. Nabubulok pero wala siyang rate. Hindi ba, halimbawa, palihas ng plastic. Ah, hindi natin plastic. Alam. Okay. Gusto surprise ka na lang. Nabubulok na siya. Opo. Halimbawa, yung plastic, nabubulok 10 years, ganyan. Pero yung guma, wala. Wala siyang, hindi pa siya napag-aralan kung kailan talaga siya mag-disintegrate. Oo, kasi merong ano, meron kaming nabasa tungkol dyan. Merong Australian, ewan ko, scientist yata, na nagsabi na parang mas mahirap mag-disintegrate pa ang gulong, scrap tires, kesa sa plastic. Ang nagsabi po sa akin yan, yung taga UN executive. Mm. Opo, taga Australian UN executive. UN. So, yun po yung, you know, mm-hmm. Ganyan pala, okay. Kaya napakagandang venture nitong Siklo Pilipinas kasi yung hindi na bubulok talaga na mas malala pa sa plastic ay ginagamitan niya ng ibang gamit. sa ibang paraan. Upo, kasi sa mga ano, naligil siyang eyesore, kung nakatampak lang, yung iba sinusunog, tapos grabe. Tsaka ano pa sa environment yun, yung sinusunog. Tsaka sa lungs. Baga po, mga bata, lahat. Tapos bang, yung nakatampak lang, sinabahayan ng lamok. So, nandun na naman yung bingi. Pagbaha, no? Nagsistagnant yung water dun sa loob. Upo, kasi hindi nga siya nabubulok. So, magiging problema siya kung kasasaan lang natin itatapon. So, buti na lang, naisipan natin ang paraan o na-inspire tayo dyan. Nagagawa tayo ng mga paraan kung paano pa natin siya mapakinabangan. Tama. Pero ang source nitong inyong business na to ay may kaugnayan sa inyong pagiging backpacker. Tama po ba? Opo, kasi noong nag-island hopping kami, kasi isa sa mga area na pinupuntahan namin yung mga remote islands. Mm-hmm. So dati kasi, pag nagbibiyahe kami ng mga bangka, pambot, namumroblema kami sa mga gamit namin pa kamamaya, mabasa. Dahil sa mga yung alon o ano kaya. So one time, naisipan namin na gamitin yung rubber, inner tube o salvavida, ginawa namin pouch para sa mga electronic gears namin. So, naging pagpanti ako na waterproof kasi. Sa ganyan, upo. Kasi yung mabangga, yung bag mo mabangga o matalsikan ng tubig, wala lang, baliwala lang. Tapos, okay lang, kahit mabangga, gano'n, kahit maipit siya. Oo, kasi guma siya, makapal. So, parang padding na rin. Galing. Tapos, pag nahanginan siya, matutuyo kaagad in 1 minute. 1 minute, talaga yung narasan niya. Opo. Bakit gulong po yung napili niyong gawing travel gear? Doon po kasi sa ano, doon sa karanasan po namin sa paggamit ng gulong as container doon sa mga electronic gears namin. Itong 2011, nagkaroon kasi ng trending yung bawal ang plastic bags, bawal ang mga ganito-ganyan sa mga city around Metro Manila. So, naisip namin, uy, maganda yung environmental awareness ng mga tao ngayon, lalo na sa promotion sa media, tinutulungan ng media na ipaliwanag yung global warming, na bumabaha tayo lagi, reklamo tayo kasi ganyan. So, naisipan na, this is the right time to join in, jump in the ano, trend. Doon po nag-start kayo. Doon kami nag-isip na, okay, why not gawin natin ano rin ito, contribution towards this increasing issues about our waste. Uy, pero sir, naimbitahan daw kayo. Unang try nyo pa lang sa pagbebenta, naimbitahan kayo mag-export agad. Upo. Gusto namin kasi umuna, gusto namin i-target yung yappy market. Mm-mm. Yung mga yappy market. So, one time, tinry namin yung yung produkto namin. Nakita ng yappy na foreigner, krusunada siyang idalin sa bansa niya. So doon kami nag-umpisa, na-encourage kami. Plus yung mga tao na dumadaan, bumibili, in-inspire kami na itutuloy yung ginagawa namin. Mm-hmm. So doon po, tuloy-tuloy na po. Ano pong lahi ng foreigner na yappy na naka-discover ng inyong product? So, taga Norway po. Norway. Mahiling nga yung Norway sa mga ganyan, mga statement so, na on, environmental. Opo. From then on, naka-export na kami sa Europe, US,
Canada at saka Australia. But by hopefully by next month mapasok na rin namin yung Japan. Japan. Oo nga, isa pa sila, 'di ba? Na environment conscious. So if you notice, mas napapatronize yung products natin sa mga first world countries. So iniisip namin, bakit kaya yung mga foreigner na to? Why not the others? Why them? Siguro kasi mas malaki mahirap yung awareness nila sa environment. Gusto lang yata natin sa gulong salvabida eh. Upo, upcycled salvabida. Tapos sa local market kasi yung iba, ha? Gulong lang? Parang baka like kasi that. Ano po. Hindi pa nila ano, na-appreciate. Yeah, sila na-excite talaga sila pag nakita nila yung mga product namin. Na-excite talaga sila. Pero ano kami ni Marge, talagang nakita na naman yung products na ang ganda talaga. Ganda. As in, wala lang akong budget na nakita ko eh. Mahal po ba yung mga products nyo? Nasa 1.5 hanggang 3.5 po. Pero hindi mo alam kung kailan siya mabubulok. Tsaka waterproof. Oo, yun ang maganda. Tsaka shatterproof. Opo. Kaya po ganyan yung pricing, gusto ko lang pong ipaliwanag. Kasi handmade siya. Tapos, talagang makunat siya gawin. Isang bag, like, umaabot ng isang araw hanggang tatlong araw, depende sa design. Wow, isang bag lang yun. Per bag. Tapos po, mas masilan yung paglilinis, yung process, stages of cleaning it. Tatlong process, tatlong stages kasi yung paglilinis namin yan para matanggal yung grime, mga itim-itim, o ano-ano pang mga... Gaano po kalaki yung inyong production team para dyan? Sa assembly po, mayroon po kaming 5. Pero yung mga other tasks, halimbawa yung mga hindi naman delikadong mga tasks o hindi masyadong masilan, ina-outsource namin po sa mga kapitbahay na yun na walang ginagawa. Ayos yun, ano? Yung mga nakatenggang kapitbahay. Opo. Lalo na yung mga nanay na... nagbabantay lang ng bata, walang ibang ginagawa. Minsan, nagtutungit na lang. So, inaalok namin ng, baka pwede mong gawin to, kaysa dyan. So, ayun, ginagawa nila. Natutuwa naman sila kasi meron silang extra. So, finally po, saan po matatagpuan ninyong mga produktong ito? Available po kami sa Makati Shangri-La, Souvenir Shop, tapos Legazpi Sunday Market, tuwing Sunday po, Market kami. Incoming, meron pa kami mga incoming na mabubuksan or mapapaglagyang mga shops, pero pending pa muna. So maraming salamat po sa inyo, Mr. Lindon. Yes, mabuhay ang siklo at ang rubber industry in general. Magbe-break po muna tayo. Enrollment na naman. Buti, may SSS Educational Assistance Loan Program. Maaaring mag-loan ng hanggang 20,000 pesos per semester for degree courses at 10,000 pesos per semester for vocational at technical courses. At di lang yun, babayaran lamang ito isang taon pagkatapos ng kurso. Para sa karagdagang detalye, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o bumisita sa sss.gov.ph. Enroll na! It's back! Casino Filipino's 100 million peso cash or car raffle promo 3. Play games or buy tickets to watch our daily shows to earn your silver tickets for the weekly draws and gold tickets for the national draws. Win as much as 3 million pesos in the final raffle or drive home your dream car. For details, visit CasinoFilipino.ph. Look up Casino Filipino on Facebook and Twitter or call our hotlines 851-7690 or 852-7736. Promo period is from January 1 to December 17, 2013. Ang mga local, national, at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Okay, paalam na tayo. Yes, thank you for listening, guys. Si Marala po ulit. Sa ngalan ni Director Thelma Dumpit Morillo at ni Ms. Tess Ramirez, yes. Kami po ay nagpapaalam. Sa ngalan po ni Alita de los Santos at ating mga transmitter engineers. Ako po si Josette Ilvera. Magandang umaga.